tayo ngayon sa plaza. Ayan, dito sa may, ano dito, cultural center sa may tabi ng plaza sa Lipa City. At magninong daw si Contel at ako ay magninay ng din. Pati ang Kuya Ereng yan, kami ang mga sponsor. Dito tayo, papasok tayo dito. Pagdadausan ng kasama. Lager to. Kumare. Hi, kumare. Hi, kumare. Yan ang aking mga kumare. Na mga yayamanin. Meron po bang tumututol sa kasalan ito?
kaibigan, o nasa sitwasyon sa buhay. Dahil ang tanging tahimik lang naman, kaya nagpapakasakot na naman ako, ay dahil kayo ay nagmamahalan. Sa pag-aasawa, ay ang pag-iwan sa nakaugalihan, buhay dalaga o buhay binata. Ngayon naman yung nagsasama na, officially and legally, kayo ay magiging husband and wife. So pag sinabi husband and wife, kailangan tanggapin mo ang lahat na may kaugnayan at sa inyong mga pag-asawa, mamahalin ang kanyang pamilya, kaibigan, kamag-anak, tatanggapin pati ang kanyang nakaraan. Dahil from this day forward, gagawa na kayo ng sarili niyong journey together na hindi na dalawang tao manapay magiging isa. Pero bagaman kayo isa na lamang, kailangan nyo pa rin irespeto ang uniqueness ng inyong asawa. Unang-una, sa mga lalaki, irespeto nyo ang inyong asawa babae. Huwag na huwag nyo siya magsasaktan. Dahil nga, ang inyong asawa babae ang magsisilbing ilaw ng inyong tahanan. Sila magbibigay liwanag sa inyong buhay mag-asawa. At ang pananakit sa babae ay kaluwagan niya, hindi ang kamansyuhan. Sa mga babae naman, irespeto niyo ang inyong asawang lalaki. Bilang sila naman ang matibay na haligi ng inyong pamilya. Sila ay may malaking responsibilidad at obligasyon na bigyan ng magandang kinakumasan. Hindi lang ang kayo, pati na ang inyong magiging mga anak. Ikalawa, yung tiwala sa isa't isa. Alam nyo, hindi naman kayo maaaring magkasama 24 hours a day, 7 days a week, or 12 days a year. Dapat hindi yung time na kailangan na magtrabaho both as man and wife to support your family. So, sa kasamanan na yun, maraming mga gusto, maraming mga opportunity, kagaya ng mga social media, pero kailangan na kayong tiwala niyo kung mawawala. Okay lang na magselos kasi form pa rin ang pagmamahal ng selos. Pero huwag lang sobra. At sa mga pinagsiselosan, huwag naman kayong gagawa ng kailan para kayong magselosan. Kung dumating sa time na ito na comfort your partner, i-remind nyo lang sila na the mere fact that you decided to spend your life together with your heroine is an ultimate testament ng inyong pamamahal sa kanila. And last, yung pamamahal. Siyempre ay ang physical picture ng babae o lalaki, normally, siya yung muna naka-attract. Kasi hindi nyo pala makilala ang kanyang ugali kung gano'ng maralim ang kanyang pamamahal. Pero yung physical picture na yan ay nagfe-fail. Kagaya ng itag, tayo na matanda, puhog sa kapalbo, skin na pupulubot, tumataba tayo, pumuputi ang puhog. So, nawawala eh yung nakikita na mga natin. Pero yung nararamdaman ng puso will retain. Actually, nag-grow pa yan. Depende how you handle your relationship. So, in-nurture yung relationship. So, isa sa araw na ito ngayon, kumbaga parang walang itong luto na itraning. Pero kung hindi mo kaalagaan, hindi nyo dinitigan. Laging dinitigan na importante yun. Dinitigan, lalagay na ka. Palaba! Sa dalawang paras nito na nasa harapan ko ngayon, wala bang pumiling sa inyo ng pakasal? Christian and Master, David, Anna, Ian and Venus, Albert and Leslie, Roderick and Marites, Kokoy and Jocelyn, Alvin and Rosemary, John Paul and Arnie, Sally and Diden, Dexter and Mandy, June and Rebecca, Charles and Princess, Joseph and Giselle, Alvin and Janema, Delphine and Almi, Rodrigo and Helen, Alexis and Angela, Jesse and Joy, Curtis and Karen, Ivan and Rachel. Kung ano pa sa inyong loob ng pagbaliko upang makasagintin ang mga pareha na inyong pakakamahalin at paglilingkuran habang buhay.
mabuting mamayang Kristiyano. Yan ang nais ninyong pagkabuhurog sa mabuting ng kasal ay umarap kayo sa isang isa na makahawa ang kamay. Mabibig siya kayo rito sa harap ng tayo sa mabuting. Maristel, Ana, Linus, Nesky, Marites, Jocelyn, Rosemary, Marlene, Aiden, Marley, Rebecca, Princess, Antisem, Sabella, Alvin, Helen, Angela, Joy, Karen, and Rachel. Sumasaklayan ko ba na may kasawa at iyong pareha? Talisun yun sa pinaghana ng ating paras. Ibinibigyan ko ba sa kanya ang iyong sarili? Christian, Derek, Ian, Albert, Roderick, Kokoy, Alvin, John Paul, Sandy, Dexter, June, Charles, Joseph, Alvin, Devlin, Rodrigo, Alexis, Jesse, Curtis, and Ivan. Isuot mo at pagkainatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Okay, so tinan. Pag masigit, labayan muna ng kaunti at ng umulas at sumukot. Okay, mga lahat. Okay. Okay, sa mga babae naman, kunti po muna ulit yung tahimikan. Sa mga babae, tumingin kayo sa mata. Tingin nyo ang inyong kapiling yan. Hindi pa kami nagsisisip. Tingin nyo ang mata ng inyong kapartner. Buong pagmamahal na banggitin ang kanyang pangalan at buong katapatan na banggitin ang aking sasabihin at sumulat po kayo sa aking sasabihin. Okay, banggitin ang pangalan. Kailan may hindi nita patataksilan. Isuot mo ang pagkainatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Okay, sige na. Okay, lahat po muna ng anak po may picture at tabi po muna ulit. Lahat po may picture sa tabi po muna. Dahil po yung humarap sa akin. Okay. Sa visa ng mapangyarihan, may pinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas bilang punong lungsod ay aking pinagtitibay ang inyong kasal. Congratulations! Para sa marriage contract.
Si Lenny nga, yung sasama mo pa picture na daw kay Mary. Ayan guys, nagfirma na si Beshi. Ay, i-stop mo. Thank you.
busog na kami. Yan, busog na. Ano, Kontel, ano masasabi mo sa iyong pag-aanak sa kasal? Napapailing na lang siya, Ben. Talo, talo, o panalo? Talo! Bye. Bye. Thank you.